pag-uwi, umuulan po. Kawawa naman yung mga trabahador natin. Bilang malasakit sa trabaho, kailangan nilang magsakripisyo para matapos lang yung ginagawa natin. So, saludo po ako sa kanila. Ayan po. Para lang po matapos yung ginagawa namin. So, ayan, kahit mahirap, masaya sila. So, ayan po mga kabuhi, magandang hapon. Papabuhos po tayo ngayon ng slab ng patungan ng tanke natin, tanke ng tubig. So, kahapon po, baliwala pa yung takip yung slab natin. So, kaninang umaga, nilatagan nila na Bayaw, Tudje, saka si Ricky, nilatagan nila yan. Saka nilatagan na rin ang bakal. So, ngayon hapon po, alauna. So, pabuhusan natin. So, pinagtulong muna natin yung ibang labor dito para mabilis, para makagawa pa sila ng ibang trabaho. Ayan po. So, bali ang nilagay natin dyan 15mm na bakal. Tapos nilagay natin ng beam sa gitna. So, bali nag-abang na rin ng may sobra kasi na PVC pipe. Kung mapapansin nyo po, kulay blue. Sobra po yan dun sa ginamit natin sa pest control. Yung access ng pest control kung sakaling mag-treat sila. So, sayang naman na hindi magamit. So, pinagamit na lang natin dyan. Kaysa itapon. Ayan po. Bali, yung abang ng ilaw dito sa baba. Sa may motor. Tsaka dito sa CR sa ilalim. Isa. Tapos magkakaroon na lang tayo ng drain dun. Yung kulay blue na yon. Yung kay Boots. Tagos na lang dun sa kabila. So, ayun po. Saglit lang naman to. Pinagtutulungan na nila para mabilis. Ayan. So, yung krusyo na yun dun, dagdagan natin ng lupa yon para makabit yung precast na step. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung precast na ilalagay natin dyan. Ayan po muna mga kabuhi. So, ito naman po mga kabuhi yung ilalagay natin dito sa step. Ayan po, pinikas natin. Ayan po yung magiging step niya. So, bali ito po yung ginawa ni Uncle Upe kahapon. Ayan po, binaklas niya kanina. So, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Yung iba po na yan, doon po yan gagamitin sa kabila. Doon sa pathway naman. So ayan po mga kabuhi, balikan na lang muna natin mga yan. Ito naman nila. Yung mga kabuhi, step ready. Pinatabas niya doon yung precast. Yung ilalagay doon, doon sa span na yun. So ito yung kinabit niya kanina, paikot po yan. Precast. So yung magiging ilalim po nung poste na yan, yung slab, magkakaroon po tayo ng molding dyan, yung poste, paikot. Tapos magkakaroon din sa base sa ilalim, papabricate po natin sa lunis na lang kasi marami po tayong ginagawa na molding. Saka inahabol din natin yung ibang granite. So yun po, papasili po muna natin mamaya sa inyo yan pag nakapit na. Ito po yung pinakita natin sa inyo yung last video natin, yung ginagawa ni Kayato. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kapag natapko ay yung mga aspin na ginawa niya, paparehas na lang puro ito kasi dito dapat siya kukuha eh. So yan po, sinunod po yung gumagawa niyan. So bali ito po yun, plywood. So marami-rami pa yung symbol niya. Ayan po, symbol ni Nino yan. So dito na lang daw aspian ni Kuya Ato to kasi sabi niya kahapon nung mapinis, medyo may pagkakaiba. So abangan nyo na lang po yan. So yun po. Tapos dito naman si Kuya Kadyo, nag-fabricate ng drawer natin. Ayan. Tapos
doon. Drawer face, dala-dala niya. Yung magda natin, tinding pa rin kasi hindi nakabalik yung builder natin. Nagpa-check up pa yun. So, hindi pa natin makita yung final talaga nito na design. Para makabit na sana yung kahoy dyan. Ang gabay niya. So, alam po mga kapuwi, umuulan po. Kawawa naman yung mga trabador natin. Bilang malasakit sa trabaho, kailangan nilang magsakripisyo para matapos lang yung ginagawa natin. So, saludo po ako sa kanila para lang po matapos yung ginagawa namin. Ganyan po nila kamahal yung trabaho nila, mga kapuwi. So, ayan, kahit mahirap, masaya sila. So kapag mahal mo kasi talaga yung trabaho mo, kahit gaano kahirap man yan, para sa ikakabuti ng lahat, gagawin mo. So bahala na lang tayo mamaya sa kanila. So sana hindi naman sila magkasakit. So, hinahabol po kasi yung slab doon. Kaya po ang lakas po ng ulan, mga kabuwi. Oh, kinalikuan nyo na si Jerome. Ayan po, masaya naman po sila sa ginagawa nila. Kahit ganun. So, kailangan lang talaga ng pakikisama sa trabahador upang hindi naman po sila maabuso. So, sila rin po mismo ang nag-presentar niyan mang kanina. Tataposin nila kahit mabasa. So, nakapagpahinga naman kasi sila ng halos kalahating oras. So, naalala din nila kasi baka hindi matapos yun. Alanganin na yung oras. So, nag-resign sila na busa na lang pagpatuloy. So, saludo po ako sa inyo. So, ayun po mga kabuhi. Natapos na po ng buhos. Yan po yung papatungan ng tangke natin. So, ayun po. Pinahinga na muna natin sila kasi basa na. Ayun po. So, ayun po mga kabuhi. Malakas po talaga yung ulan. So, ikakabit po sana ni Kuya Freddy yung precast doon. Kaso nga po, malakas yung ulan. So, pinatigil muna natin. Doon muna sila sa loob. Yun nga lang ho, nangyari na nag-alangan yung buhos natin doon. So, sundo yung mga tao natin na tapusin talaga. So, nagpapasalamat din ako kahit papano, mayroon silang malasakit sa trabaho nila. Isang pagpupugay po sa mga kapwa natin, trabador dyan sa construction. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating munting YouTube channel. Yan lang po muna ngayon. So, palike and subscribe na lang po para maging updated kayo sa mga video na gagawin natin. So, maraming salamat po ulit. Mabuhay po kayo at God bless po.